Hello! I'm so excited because we have another throwback from the same tape na pinanggalingan ng Boracay. So this was also taken in 1996 using the Sony video cam. But this time, as you read it sa title, sa ano naman kami? Puerto Galera! Same month kasi the Boracay was Fiesta Minatay, All Souls, All Saints. Ito naman, 23 to 26 ng November. I think may APEC, I am not sure. Basta may kaganapan sa Manila and they were going to close several streets, several lanes kasi mga dignitaries, ang mga participants nung conference na yun, worldwide conference na yun, gagamitin yung kinordon off na portion ng EDSA, portion ng Ayala, I think, or Ross Boulevard. Kasi sa iba-ibang hotel sila nakatira. So we decided to spend that week in Puerto Galera. So, yung video, medyo mahaba, at saka puro siya bangka ride, halos. Konti lang yung nakuha ko na makikita mo si TTP, na makikita mo ako. But I will, meron naman tayong chapters dun. You can go straight to where you can see us talking or dumadaan sa camera. Ang sinakyan namin, papuntang Puerto Galera, wala kami ha, hindi kami sa White Beach tumira. Doon kami tumira sa Big La Laguna. Sa kabilang side ito, kung nakaharap ka sa Mindoro, nasa left side ito ng pinaka Puerto Galera Inlet, yung maraming yachts. Kasi yung famous for Filipinos, nasa White Beach, nasa kanan yun. Yung sa left, maraming mga resorts din kasi may Big La Laguna, may Small La Laguna, may Sabang. Sikat naman yun sa mga divers. Pero doon kami sa Big La Laguna, hindi kami divers. So ang sinakyan namin, para siyang fast, it was a fast craft na merong legs. Na pag nag-speed up na yung barko, imagine this is the legs, aangat na siya, tapos ito yung water. So the entire time na nag-speeding siya sa open water, halos yung legs lang, yung ilalim lang ng legs ang nakadampi sa water. So hindi mo ma-feel masyado yung waves, kasi ito na lang ang nakatouch sa sea, so ganyan. So mabilis, pero hindi siya ganun kalakihan kasi kailangan iangat. Ngayon, ang system nung ganung boat, pagdating mo sa pier ng Puerto Galera, hindi siya pwedeng pumunta dun sa pinaka-pier, yung pinaka-semento. Kasi pag hindi siya nag-run, syempre hanggang dito yung water. So ito, mahaba. So syempre habang papunta ka dun sa pier, bumababaw, diba? Tapos masasagi ito. So ang system nun, doon ka sa gitna ng inlet, susunduin ang bangka. Ngayon, ang nangyari sa amin, nag-hire kami ng boat. Kasi pag nandun ka sa bangka, may mga magsisales talk sa'yo ng boat. Tapos depende pa kung saan ka naka-stay. Now, since that was pre-fast internet, kasi ang remember ko parang around that time lang din ako nagka-hotmail. Tapos ang tagal-tagal mag-download ang isang page. So I think ang research ko lang nun was asking around. So hindi ko alam kung meron kaming reservation. O kung yung bankero ang nag-recommend ng Big La Laguna. Anyway, we ended up in Big La Laguna. Nag-hire kami ng bangka kasi maraming bangkang pupunta doon sa pinaka boat galing from Batangas. So we ended up in the Catakis. Punta naman tayo ngayon sa second day. Yung second day, since wala kami sa White Beach and we also want to see the White Beach, nag-hire na naman kami ng bangka going there. So doon mo makikita yung pagkahaba-habang footages dyan. Na puro ano lang, nasa bangka kami, pinapakita yung mga beach from malayo, yung mga cove yun. Kasi malayo pa yun. Yun, so
Okay, go back to video. Biyahe tayo uli ng matagal. So ayun na nga, dumating na tayo sa Pigla, Laguna. Papakita ko sa inyo few pictures na kinuha natin doon. So makikita nyo yung, ayan, makikita nyo yung K&M. Yan yung pinaka-restaurant na pwede kang magpaluto sa mga katakis. Yung naka-white dyan is one of the katakis. Hindi ko alam kung born katakis or Mrs. Katakis siya. Wala kaming picture na nasa harap kami ng cottage namin. Pero yung kanina, approaching Katakis, makikita nyo yung mga cottages sa harap ng beach. So, mayang itong dalawang picture na susunod na naka-red shorts ako. Matagal na pala akong mahilig sa red shorts. That was taken in front of Katakis sa Bigla, Laguna. Yan din yung nasa tubig si TTT. Ang next kwento natin is again another footage of the long bangka ride for the second day going to White Beach. Pagkahaba-haba nito. So enjoy it na lang. So kung hindi kayo mahilig sa mga footage ng dagat, skip to the next. Please refer to the chapters below.
nakita niya si TTT na posing-posing doon na nakasuot ng Here Comes Trouble. So, ayan ang picture niya. And then, another one, nakitang-kita yung Here Comes Trouble. Papunta pa lang to sa White Beach, kung familiar kayo sa Puerto Galera. And then, there's a picture of me. Ang laki ng pisngi ko. My God! And another one, wearing this parang white shirt na may mascara. Wala akong kita ba? May picture ba akong kitang-kita? Ito, yung picture namin dalawa ni TTT sa bangka. Pero hindi clear eh. Ano yan? Ang name nung t-shirt was De Mano. Gawa yan ng mga office mates ko dati. Anyway, tuloy na natin ng video papuntang White Beach. So, finally, nasa White Beach na tayo. Ang ganda ng White Beach, no? Ang linis-linis, walang tao, ganyan. Kasi November. So, papakita tayo ng picture. One picture is yung left side ng White Beach. Kung ano yung nakita nyo sa video. This time with TTT. Ayan. Tapos, another picture sa kanan ng White Beach. Pag nakatingin kayo sa White Beach from the bangka. So makita nyo ano pa, no? Punong-puno ng coconuts, ng trees. Ngayon nakita ko sa Google Map kung anong itsura niyan. Yung mismong portion na yan, napuno na yan ng resorts. Tabi-tabi na sila doon. Tapos, paglakarin mo yung mga batuhan na yan, okay, we have several pictures sa batuhan. My God! Yung fins na yan, yung blue fins na yan, buhay pa yan. More pictures. Tapos yung goggles na yan, wala na yan. In fact, I had another set of goggles na nasira na din, nabasag yung kung saan kinakabit yung parang headband. Okay, another picture. And then ito ako, my fat self. And then that. Very nice, no? Yung White Beach. So, yun lang ang picture natin sa White Beach.
Ngayon, hindi kami nagtagal dyan sa White Beach, although nag-lunch kami dyan. And then, sa White Beach na yan, na meet namin si Junjun. First time ko siyang ma-meet. Actually, classmate siya ni TPP sa Instituto Cervantes, yung Spanish courses. So, after that, malis na kami. Sandali lang. Hindi nga yata kami naglakad papunta dun sa malayong bato na may malaki sa dulo. Pag nakaharap ka sa dagat ng White Beach na sa kanan siya, hindi na kami umabot dun. Yun yung nakita nyo kanina sa video, yung approaching White Beach. So, sandali lang kami. So, pasok video na naman ng mga dagat, bundok at beaches. Anyway, balik na tayo papuntang Bigla Laguna. Panoorin nyo naman yung ano, yung mga dagat. Enjoy na enjoy ako panoorin yung dagat.
bakit? No, I'm not in this position. Tranquil town of Puerto Galera. Ayan, may parking seat. Mabuhay, mabuhay. It's a great salutation, mabuhay. Need be inflated. And AJ Quinquid representing the island of Buenos Aires. Aires. Part of him in Buenos Aires, Big Apple. We are now situated. We are now situated in the major cove inlet, and to my left is the Puerto Galera town. To my right. So, finally, tapos na yung ating video. Nag-enjoy ba kayo sa throwback video? Anyway, gumawa ako ng summary of pictures para kung na-miss out nyo at nag-skip-skip kayo, meron kayong summary of all the pictures na pinakita ko earlier. So, habang pinapanood nyo, please like and subscribe. Subscribe kayo para if ma-miss nyo ako, madali nyong mahanap yung Welcome to Rob Abbey. Kasi lilitaw siya sa listahan ng mga subscriptions. Enjoy the pictures! Bye-bye!